Aside from the nods and raves that Taklub has been getting, its star, the superstar Nora Honor, has also been getting recognition left and right. First off, Nora speaks up on being chosen as this year's recipient of the Gawad Urian Lifetime Achievement Award. Masaya po ako dahil sa una-una po, sa Urian po ako unang-unang nanalo ng Best Actress noong araw. No araw, yan ang unang-unang Best Actress Award ko. At ang nagbigay nga ang Urian sa Tatlong Taong Walang Diyos. Isang malaking karangalan din kasi ang mga nasa paligid dito, ang mga organizers dito ay talagang ginagalang sa lahat. Nung napuna siya, napaka natatangi na niya. No? As she was going on, nagmamature siya. And hindi siya lalabas sa pelikula na palagay niya ay hindi nakakadagdag sa literatura ng pelikula. Ang kanyang mga pelikula, napakatapang, palaging may saysay. So, nakita natin ang growth ni Nora Honor. At the same time, yung breath at saka yung dami na lahat magaling. Na napaka-importante yun. Aside from the Lifetime Achievement Award, Nora is included in the list of Gawad Urian Best Actress nominees. When asked how she feels about the endless recognitions when it comes to her craft, even to this day, Nora says, Nakakatuwa dahil sa yung ginawa kong pagbabago sa larangan ng pag-aarte sa industriya, sa pagiging artista ko, ay nakikita nila noon, paminsan-minsan lang na nanalo ng award sa ganito, sa ganyan. Pero sa ngayon, sa nakaraang pangalawang taon na tubali na magmula nung sa Thy Womb na parang sunod-sunod yung parang alam binibigay sa akin. Parang nakakatuwa dahil sa, kumbaga sa ano, hindi ko pinangarap pero bilang artista talagang ginawa ko yung lahat ng pwede kong gawin na makita nila o mga ginagawa kong pelikula na hindi naman katulad dati na ginagawa ko na kakanta lang, manggagaling sa puno, matatapos yung isang LP sa isang pelikula. Pero ngayon talaga, nasasabi ko na lahat, halos sa mga ginagawa kong pelikula, may katuturan at pwedeng kapupulutan ng aral ng mga lalo na ng mga kabataan. Aside from reaping local recognition, Nora has also brought honor home to the Philippines a number of times. One of the awards given to Nora was the Saint-Tropez International Film Fest Best Actress in a Foreign Film for her role in the movie Dementia. Opo, sa Dementia, aywan ko kung anong kasiyahan na pwede kong sabihin na ito lahat na nangyayari ito sa akin ngayon ay talaga nangyayari. Para bang gusto kong gumawa ng mga pelikula pa. And the recognitions just keep coming for the superstar. Nora also took home the Lifetime Achievement Award at the 2015 ASEAN International Film Fest in Malaysia. Hindi ko rin po akalain yun, nabibigyan din nila ako ng Lifetime Achievement Award ng Malaysia. Maraming salamat talaga sa Panginoon, sa Diyos, unang-una sa lahat. Nora was all smiles as she recalled her time in Malaysia with international superstar Jackie Chan. Ay, Diyos ko, ay idol ko po yun. Kaya noong pagbaba ko at nakita ko siya na tumayo, tapos sinasalubong ako, sabi ko, ay ano ba to? Talagang hindi ko pinangarap na mangyayari sa akin yun talaga. Nora explains her reasons for being vocal in supporting Senator Grace Poe should she run for higher office next year. Si Senator Grace kasi babae. Ibig sabihin, may mga babae rin na nasa politician. Pero alam ko at nararamdaman ko ang pagiging totoo niya sa kapwa. Lalo na kilala ko rin naman si Tito Ronnie at si Ate Susan. Alam ko yung pamilya nila talagang maganda ang pagpapalaki o maganda yung pagpapa tinuturo nila sa mga anak nila. Kaya makikita mo naman sa pagsasalita ng managiban at saka sa gawa
at saka sa pagkikisama. Sa kanya ko lang nakita yun eh. This year also marks Ate Guy's 62nd birthday celebration. Actually, mga fans po ang nabigay nung party na yun. At dahil ako hindi na ako naghahanda pag ang birthday ko, so bigay sa akin ng mga fans at masaya-masaya po. Masaya-masaya. How did you celebrate with your family? Wala, nag-isa lang ako ng birthday ko. Kasama ko lang yung si John at ilang mga kaibigan. When asked for her birthday wish, Nora says, sa career, sana po mas may mga maganda pang mga pelikulang offer na sa akin na talagang masasabi kong may pagmamalaki natin din, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. At sana magawa ko lahat ng mga pangarap, mga gusto kong gawing pelikula. With tons of acting recognition, both local and international, under her belt, Nora says she still has other dreams she'd like to pursue. Mayroon, marami pa. Sabi, minsan niya sinasabi ko sa sarili ko na lahat na yata ng role o ng character nagampanan ko na. Pero hindi pa, mayroon pa rin mga dapat na character na gusto kong gampanan. Kagaya ng pagbubold. Ay hindi, joke lang yun. Joke. Kagaya ng mga tinatawag natin mga kagaya ng Tandang Sora, kagaya ng Gabriela, yung mga ganong tipong pelikula na pwedeng pinag-aaralan talaga sa mga estudyante. Basta't makabuluhang pelikula. Sa family, okay naman kami, nag-usap naman kami ng mga anak ko. Hindi nga lang kami katulad dati na magkakasama kasi may mga dahilan din kung bakit hindi nakakapunta yung iba. Pero definitely, ang pagmamahala namin sa isa't isa ng pamilya ko nandiyan, hindi mawawala. Personal, masaya na ako sa mga fans na magpahanggang ngayon ay nandiyan pa rin at sumusuporta, tumutulong, nakakaunawa, kahit na anong marinig nila, kaya totoo, kaya hindi totoo, nandiyan pa rin sila at hindi nawawala sa akin. Basta't sila, ganun sila magmahal sa kanila iniidolo. Katulad ko nung nakaraan na nag-umpisa pa lamang ako. Kasi fan din ako nung araw eh. At ganyan, nakikita ko sa kanila yung ginagawa ko nung araw. Kaya hindi pwedeng hindi ko mahalin ang mga fans dahil dyan ako galing eh. Maraming salamat ulit sa Gawad Durian sa pagbibigay sa akin ng Lifetime Achievement Award. At inimbitahan ko po lahat kayo na sana ho pumunta kayo kung mabibigyan tayo ng ticket, ano? Bale, sa June 16 po. Huwag niyo pong kalilimutan. 8 o'clock po ng gabi. Maraming salamat po.